Yes. Dito sa Civil War, yung recent match natin, which is yung Solid Pushers versus Pathetic Cheaters as round 1 elimination dun sa playoffs. Any thoughts doon? 2-0 ng Solid Pushers yung Pathetic Cheaters. Para sa akin, isa sa mga pinakamagandang series na napanood ko dito sa ngayong season. Though 2-0 yung naging laban. Yung dalawang laban kasi na yun talaga, kita mo yung Hindi gigil. Talagang nag-e-effort silang manalo eh. Mm-hmm. Na up to the last point, pinaglaban nila. Mabot pa nga sa punto ng game number 2 no, na lahat sila walang buyback kasi ayaw talaga nilang bitawan yung laro. Pero at the end of the day, Solid Pusher yung nagtagumpay. Pero yung pinakitang puso ng Pathetic Cheaters, no, nakuha nila respeto ko. Doon nalaglag sila. Nakuha naman nila yung respeto ko. Yun yung consolation prize nila ngayon Civil War. At least may respeto na ako sa kanila. Hindi na hater ng buo. May respeto actually, ng kasama. Actually, yun lang yung kaisa-isang series na kumampi ako sa Pathetic Cheaters. Natalo pa. Baka akong malas. Nunod nga ako nun eh. Sinasabi mo, gusto mo manalo yung Pathetic Cheaters doon. Binubus ko pa yung ARP Nation. Lahat na ng klase ng breed ng aso tinawag ko. Kahit may sakit ako. Take note. May sakit pa nun si Kuya D. Rinig na rinig sa boses niya. Pero, grabe yung hype na binigay niya sa laban na yun. Sumuporta ako sa ARP Nation. Follow nyo Team Surewin. At saka, saan pa naka-upload yung video na yun? Lupon. Sa Lupon. WXC sa YouTube. Makikita nyo yung mga votes ng mga laban ng Civil War. Okay. Pero bukod dun nga sa nakuha ng Pathetic Cheaters, Kuya D, yung respeto nyo sa kanila, meron ka bang gustong sabihin o meron ka bang napansin sa playstyle recently ni Alo? Si Alo, ginawa naman niya yung feeling ko, ginawa naman niya yung best niya pa. Makita mo naman na gusto manalo ni Alo. Kasi bago pa yung mga laban, nagpa-practice yung Pathetic Cheaters. Isang asa lang sila sa mga team talaga na consistent na nagpa-practice. Though di ko alam kung nabubuo sila, pero alam ko nagpa-practice sila. Kasi nakikita mo nagpa-post si Alo na need one carry, need one kung ano yung role na kulang nila. So makikita mo naman sa Discord na naglalaro talaga sila. Hindi lang siguro talaga para sa kanila tong season na to. Practice ako ng practice. Bakit nalaglag pa rin? Lungkot eh, no? Pero for Abat, makakapag-focus na rin naman siya dun sa may team niya sa ngayon eh, no? Pero at least, di naman natin may pagkakaila, Pathetic Cheaters, nalaglag man sila dito sa ating playoffs. Yung friendship na nabuo ng Pathetic Cheaters, isa yan sa mga hinahangaan ng tao. Yung Chibibi Alo connection, tapos yung nadamay pa kayo sa kanilang bro place. Magkakasama naman talaga kami sa bro place. Yan. Si Ewe ako. Ang bro place talaga, si Ewe ako, si Chibibi, tsaka si Alo. Kumbaga, kami talaga yung nagbo-bro place talaga. So, alam ko naman na yung laro nila. Alam din naman nila yung laro ko kasi mid nila ako eh. Si Boy ako Spirit mid-laner, to. Ako mid laner doon. Alam naman nila. Kaya ako na kay Alo, nag-iaya pa na maglaro ko si Ewe. Alam naman niya yung kapangyarihan ng Boy Spirit. Kasi Ewe nga, ganun na lang palagi. Napapatapik sa napapahanga mo si Ewe, ha? Alam nila yan. Ay, pag napahanga niyo si Ewe, ibang level na ilaro ko niyo. Ganun. Totoo. Pero props din talaga sa solid pusher. Yes. Alam, malakas talaga. Ang husay ng solid pushers din eh, no? Ganda ng kanilang performance. Veterano na yung mga player din eh. Pax Jola. Mga Thunders. Back up pa ng Kuko Mushi. Kumbaga, sa head-to-head feeling ko, lugi rin talaga yung Pathetic nun. Pero maganda talaga yung pinakita ng Pathetic. Yes. And yung solid pushers kasi, puro sila halos pro player eh. KJ, Shola, alam naman natin naging mga pro player yung mga yan. Sino pa ba? Si Fox. Si Ngushi. And si Kuko. Lahat sila. No? Yeah. Yung big five nila, as long as lalaro, sobrang ganda. Technically, nagpro lahat yung mga yun. Ng performance ng solid pushers. Kaya right from the very start, nung nagda-draft pa lang tayo, nag-post kasi nun sa Lupon Civil War nga na page kung sino ba yung tingin nilang may pinakamagandang lineup ngayong Civil War Season 5. And mostly, solid pushers ang sinabi. And nakakatuwa naman na nakarating pa up until now etong solid pushers dito sa ating playoffs. Pero speaking of solid pushers, sino bang player ang pinaka nakakapagpahanga sa'yo dun? Si KJ. Sa position 4 ni KJ. Kahit kanina, dun sa nung kumakain kami ng mga execration, nanonood daw sila Civil War. Grabe daw maglaro ng taskar si KJ. Yung mga shard block niya, mga snowball save niya. Tsaka,
may sabi ni BDC ha, si BDC na to nagsabi. Mm-hmm. Alam ni KJ kung paano laruin yung mga hero niya. Alam niyo yung general idea kung paano mm-hmm. gagana yung hero niya at kung sino yung talagang ipo-focus niya sa mga rotation niya para mapahirapan yung kabilang team. So galing sa mga pro player, malaking ano yun. Kumbaga malaking compliment para kay KJ yun na talagang alam ni KJ ginagawa niya. Oo. At saka hindi na kasi nagpa-pro sa ngayon si KJ eh, di ba? So at focus least alam natin. Si KJ sa casting, sa Civil War, at sa paggawa ng mga content. At least alam natin na sa paglalaro niya, hindi pa siya pinaglilipasan. Kasi iba, kapag nagpo-focus sa isang bagay, naiiwan na yung isa eh. Mahirapan mag-focus yun si KJ, ang dami kasing umaaligid sa kanya. Ayun. Mamaya na yung mag-usapan niya. Kasi sino man yung mga umaaligid kay KJ. Pero sino pa doon, Kuya D? Susunod kay KJ, sino pa ang nakakapag-step up para sa iyo sa side ng Solid Pushers? KJ, Shola, Fox, Ngushi, Kuko. Yung wala, expected mo na kasi doon yun eh. Kay Shola, kay Fox, kay Kuko, kay Ngushi. Parang expected mo na yung mga dapat na laruan nila eh. Kumbaga, nagagawa naman nila yung mga ano eh. Pero, kumbaga doon sa expectation mo, di naman pa sila nag-exceed. Mm-hmm. Kaya wala akong maisip. Ako si KJ. Ikaw sino ba? KJ din. Okay, tamo. Tapos tatanungin mo ko sino. Then, pinaparang ko lang sa'yo. KJ, sino pa yung mga hindi kasi susunod? Kay Fox, Sholay, alam mo na yung laro nila eh. Kuko, Ushi, alam mo na yung laro nila. Kumbaga, expected mo na manggagaling sa kalidad nila yun eh. Diba? Mm-hmm. At saka bagong salta kasi si KJ sa Civil War in general. And nakakatawa namang isipin na nakakapagpakitang gilas siya dun sa position na pinili niya. Which is yung post 4. Ang ganda rin ng adjustment pala ng Solid Pushers. Kasi before, ang Solid Pushers, ang kanilang 4 si Shola. Pa mga ginagamit niya, Pangolier. Ayan, nagtatiny din siya, naglilina. Nag-giveaway siya. Oo, nag-giveaway si Shola. Tsaka si Shola kasi, alam naman nating lahat, na nag-horror-horror na. Iba-iba na yung mga nilalaro ni Shola. Aminado naman siya sa sarili niya na hindi na nga siya nakakapag-focus pa doon sa may Dota. So, kung sakali man daw na sasali pa siya doon sa Big 5, ay magsisingko na lang din siya para hindi na ganun kalaki yung kailangan niyang ibigay. And then, hindi na ganun ka maha-highlight yung mga pagkakamali na magagawa niya kung meron man. Kaso nga lang, ang hirap kasi mag-shine kapag position 5 ka eh, di ba? Dati kasi na-MVP pa si Shola eh. Ngayon, ang na-MVP na nga sa side na Solid Pushers, yung kanilang 4 na si KJ. Ngushi daw. Hinahanap nila si Ngushi. Si Ngushi po, nadala na po kami. Dalawang beses na po niya kami na-ghosting. Kaya sinuko na po namin ang bataan sa pag-imbita kay Ngushi. Dami nag-hanap dyan kay Ngushi. Oh. Guys, kung gusto niyo pong matuto kung paano po mang-ghost. Tularan niyo lang si Ngushi. Be like Ngushi. Grabe, pero eto Kuya D. Moving on dun sa Solid Pushers versus Pathetic Cheaters na laban. Salam Golems versus Idol Spirits. Anong masasabi mo sa naging laban namin noon na 2-0 kami ng Idol Spirits? Salam Golem talaga. Ako naniniwala akong malakas yung Salam Golem nung mga time na yun. Pero hindi ko alam kung anong nangyari. Bakit tumalong kayo bigla? Kalaban yung Idol Spirit. Hindi ko din alam eh. 2-0 ba yan? 2-0 yan eh. Ay. Kasi nung first game, talagang stomp, no? Medyo naging intro boys din kasi nun yung Salam Golems. Then, yan nga, intro boys lang. Una lang magaling. Nung second game, think ko, kaya eh. Kaya. Magandang risk yung double divine rapier ni Owa. Oh. Nung time na yun. Kaso, nawalan ng internet nga isa. Sino? Ay, nawalan kami ng internet. Dito sa live, diba? Ay, dito sa camp. Nakatama, nag-broadcast interrupted yung live natin kasi pumitik bigla yung so, kasalanan ng internet. Di kasi nagulat si Jack nung sila kasi magkasama ni Owa. Si Owa may dalawang divine. Gulat si Jack, pauwi na daw siya. Tapos si Owa patay na. Pero, bago yon Kuya D, ano bang masasabi mo na napili ng Salam Golems ang idol, ang idol spirits? Pabor ka ba doon? Pinili nyo ba? Oo. Sino ba pagpipilihan nyo? Pi
PS. Not PS, pinili nyo lamang kayo sa PS eh. Oo, oh, feeling ko din, lamang kami doon. Sinong nag-decide na idol? Owa Jules. Ah. Silang dalawa. Tinanong ko kasi sila. Baka mas komportable sila. Pero kung ako papipili, ito sa head-to-head matchup, parang lamang kayo sa PS eh. Parang kaya-kaya nyo lumusot sa PS eh. Ayoko din namang mag-decide for the team kasi gusto ko kung ano yung gusto nila, yun yung masusunod. Ganun ikaw lagi yung ginagawa ko. Dapat nag-decide. Di kaya nga iningi ko muna yung thoughts nila. And may narinig din kasi si Jules. Ang sabi sa kanya ni Raven, nadadalian daw siya, nakatapat si Jules. So syempre si Jules, umiral yung pride. Pinili tuloy namin itong idol spirits. Ba? Siyempre, labanan na yan eh. Kerry Raven, offlane Jules, nadalian daw. Pwede naman maglaban sa later on eh. Bakit pinili nyo yung mas risky? Pipiliin mo yung Raven? Alo? Pinili ka lang na makakalaban, pinili mo pa yung yung Raven? Ang hirap pagka... Ay, kasalanan nyo pala yun eh. Nasa huli talaga ang pagsisisi. Matik na yan. Yan, na-2-0 tuloy kayo, natetano kayo. Oo. Pero grabe, alam mo, hindi ako makamove on sa game to. At saka doon sa game talaga namin. Si sinasabi nila, bakit di ko naglaro? Ganyan, kasi di ba hindi ako naglaro nalulungkot first game, ba? Second game. Nalungkot ako. Ay, bakit parang naiiyak ako? Nalungkot ako nung time na yon. Kaso feeling ko, kung sakali mang ako yung nasa position na yon, tapos sa 2-0 kami, sisisihin ko ng bongga talaga yung sarili ko. Kaya nung huli, nung na 2-0 kami, sabi ko sa sarili ko, buti na lang di ako lumaro. Kasi kung lumaro ako, malulungkot talaga ako. Sipin ko, sana si ganito na lang naglaro, sana si ganyan na lang ang naglaro. Wala na. Sa uli, tuli ka rin talaga magsisisi eh. Bawi next season na lang talaga ang magagawa ng Salam Golems. Pero ang laki ng tiwala ko na kaya talaga naming talunin yung pathetic cheaters. Kaso, ang naging mindset ko na lang nun, ang naging mindset ko ng time na yon. Darating at darating kami sa point na makakalaban namin yung Idol Spirits eh. Kung yung time na yon hindi namin matalo yung Idol Spirits o may isa kaming team na hindi kayang talunin sa Civil War, what more pa kapag nakatapat na namin sila? So, yung winner's mindset eh. Diba? Dapat kaya mong talunin kahit sino man ang makatapat mo. Kasi yun yung kumbaga requirement ng isang champion dito sa Civil War. Kami, ito ha, sabihin ko sa iyo, sa GC namin, wala kaming kinakatakutan. Ay? Sa GC namin, puro strategize lang. Pwede lang pabasa. Kanina nga habang nag-chicken wings kami, pinagplanuhan na namin yung lane matchup namin mamaya para sa kung sino makakalaban namin. Ganun kami ka-advance. Ay, doon kayo lumamang. Hindi, kasi naniniwala kami na malakas yung lineup namin. Na kahit sino kaya namin labanan. Yun lang. Pero totoo yun, di sa pagmamayabang guys. Pero yun talaga yun. Nababasa ko lang sa GC, kahit hindi nyo na ako isama doon sa conversation. Naniniwala basa yung lang mga bata ko na kaya nilang manalo kahit sino ka lamang. Ganun yung mentalidad nung Earlwin Manalo at saka BDC Don Libre. Carlo Manalo. Ano ba? Earlwin Manalo. Tsaka si Don Carlo Libre. Halo-halo. Yan na. Pero tingin ko kasi isa sa mga problema ng Salam Golems, sinayang nila yung opportunity nila. Alam mo ba yun? Sinayang yung opportunity nyo mag-first. Pwede na kayo mag-first kung di nyo pinaglaro si Maarte. Pero pinili nyo. Sino available nun? Teka, isipin. Available kayong lima nun. Na naglaro na kayo, nag-game one, i-game to dyan na lang, na maglalaro kayo, mananalo kayo. Hindi, kasi gusto maglaro na ni Maarte, Kuya D. Ayun na nga. Ang ginagawa ni Maarte noon, nasa Discord siya, tas chinichika niya kami. So sabi ko, sige, ikaw na maglaro game number 2. Nasa mali kayo, no? Mali yun. Isa wrong. Di, gusto niya talaga yung Phantom Assassin supports. Eto, fact to, guys, ha. Tuwing nagra-rank kami ni Maarte, tayo, ni Maarte. Tama na, hindi na ako makikipaglaro sa inyo kahit kailan. May nakita ka bang build ni Maarte na decent? Wala. Wala na mag-ilang matino yun. Ano sa apat last, na laro, wala eh. Ano yung last build niya nung magkakalaro tayo? Axe siya. Eto guys, nag-axe si Maarte. First item, Battle Fury. Kahit anong lakas na nung... Anong character ko nun? Ano ko ba? Void Spirit ka nun. Yung Void Spirit ka nun. Basta yung ako, kahit pag nakakol niya yung kalaban, di namamatay. Yung pala, naka-Battle Fury first item.
Kasi ang sabi niya... AM ako nun. Mayaman ako nun. Oo, gusto. Ayan, alam nila, nanunod sila. Magbibuild dapat daw kasi siya ng... Blade mail daw dapat kukunin niya. Tapos, ewan ko ba't Battle Fury yung nabuo. Ganun. May kausap daw kasi siya. Kasi nga nagagalit siya. Di ba may gumagamit ng pangalan niya. Nagagalit siya na out of focus sa may game. So ngayon, ang na-cue niya pala, Battle Fury... Pero akala namin, nung na-realize yung Battle Fury na ibinibili niya, pabili na siya ng Perseverance, akala namin titigil niya. Hindi niya pinalitan. Ang malupit doon, yung sumunod na binuong item, Heaven's Halberd. Halberd. Axe na Battle Fury, Heaven's Halberd. Sana mag-Chaos Knight ka na lang. Pero ito, ito tatanungin kita. Ah. Kung babalik tayo sa drafting ng Civil War at nakita mo si Maarte, ipipick mo ba siya? Ulit naman. Last team. Sa Civil War, guys, ang gusto ko lang din naman, nag-e-enjoy yung team na bubuin ko. Nag-enjoy naman kami, di ba? Dahil nandiyan si Maarte. Pwede naman mag-enjoy ng mananalo eh. Kaya namin manalo. Tumalong lang talaga. Tumalong lang sa pipiliin. Wala. Umiral kasi yung pride eh. Minsan dyan tayo nagkakamali kapag pinaiiral natin yung isang bagay. Hindi kasi si Maarte, feeling ko hindi nakasync na maging seryoso siya sa Civil War. Parang hindi niya iniisip na may pera sa Civil War. O kaya may bragging rights sa Civil War na makakapangasar ka for the whole year or until next season pag nanalo kayo sa Civil War. PA support, kahit saan ko talagang ilagay na equation, hindi applicable eh. Hindi, nawala na lang. Alam mo yung PA support, yung palang pag narinig mo, yung brain mo lalabas, syntax error. Nawala na lang siya ng ano. Syntax error, process 404 cannot be bound, ganun. Yung team kasi noon, knowing na si OY, hindi na nga makakapaglaro para dun sa may game number 2, ang iniisip nila, parang hindi na agad namin kaya nang kulang yung big 3 namin. So, ang ginawa na lang nila is instead na laruin ng seryoso yung laro, ginawa na lang nilang kalokohan para masaya kami, masaya din yung viewers. Kaso, yung cast nyo na, dinaaway nyo yung patabasasin, paano kami sasaya? Hindi ako nag-cast nun. Sila Boss Alo. Nagagalit sa patabasasin position 5 eh. Nagagawa niya naman yun sa rank. Nagra-rank kami, Phantom Assassin Position 5. Kaso, ang maganda kasing kasama ng isang PA, siguro may disable para kompleto rekado kayo na may stun, may slow. Bakit mo gagawing post 5 yung pwede naman post? Hindi, try lang natin yung pilit. Eto na, anong mas malakas? Yung post 1 o yung post 5 na PA? Parang yung parang, alam mo na, kung ako yung kasama ng PA, sige Marte, ano ka? Post 5 ka na PA. Tapos pumili ka ng post 1 na ano, Crystal Maiden. Sabi, post 1 CM ako dito. Oo, sige, lumasit ka. Total, lumalasit lang din naman siya. Oo, lumalasit siya. Meron ba nga nung time, Kuya D, mag-de-decide kami kasi kulang ulit yung victory. Pakita nyo guys ha, para sinisisi niya na ha. Hindi, kwento lang. Mag-de-decide kami kung sino ba yung magiging offlane namin. Jack o si Maarte. Kasi si Jack nag-offlane yan dati sa Opa Shakers eh. So, parang nirurot namin na si Jack nga sana ang mag-offlane sa amin. Eh kaso sabi ni Jack, di, si Maarte na ilagay nyo dyan, lumalasit naman eh. Lumalasit kasi talaga, yun din yung sabi nila Jules tsaka ni Kuya Rev. Sabi, alam mo ba inaaway pa nga yan ni Jules? Ito yung mga kwentong Discord na namin at tsaka GC namin. Okay. Nagagalit si Jules. Sabi niya, ano ba yung Maarte? Ano bang ginagawa mo? Eh ako sabi ko, wala, paano pag sa akin sinabi yan? Ma-hurt ako. Eh kaso sila, kasi dati na silang magkaibigan, di ba? Kahit ano, ibato mo dyan, kahit ano sabihin mo dyan, hindi na ma-offend yan. Ganun naman din talaga pag magkaibigan. Pero yun lang. Sabi din naman nila Jovi, ano lang daw, happy-go-lucky player lang daw talaga si Maarte. Kaso, di, pero kasi Civil War eh. Naisip ni Maarte na may chance kayong manalo. May chance kayong lumagpas ng isang round eh. Di ba? Okay, wala. Diskarte nyo yan. Alam mo ba, hindi ko rin in-expect. Malalaglag kami ng una. Kami nga, kasi kung dami, magcha-champion kayo. Kung kasi di kami, sa dami kayo sa inyo kami rin eh. Kasi sa dami nang nagsasabi sa akin, na kahit hindi ko sila tinatanong, sinishare lang nila sa akin, na kung sino ba yung pinaka-kinatatakutan nila o ayaw nilang makatapat na team sa Civil War. Sabi nila, 150 blowers sa Lam Golems. Di ako, parang na-hype ako noon. Siyempre, malakas pala yung team na nabuo ko kahit na puro last pick ako nung drafting phase. Kasi kung mapapansin nyo guys, ang na-first pick ko lang doon, si Rebo at saka si Jack ang sa dulo. Tapos the rest sa girls, ayun na sila Faken, dulo-dulo na yun. Lahat na nasa dulo na ako magda-draft. So kumbaga, mga latak na lang. Yung sinasabi nila sa team ko dati, latak na lang daw yung mga na-draft ko. Pero
Naka-proud pa din, 'di ba? Nag-first place kami sa pre-season. Kaso kung ano pa yung pinag-first place dami ko yun, yung pa yung walang prize. Umi-intro kayo. Umi-intro boys. Sa dami din sasabi dito, sa dami ng explanation, in short, uy, wala. Hindi pa talo si Maarte. Na-explain ko lang din naman okay. Kung gaano naman kasaya kasama si Maarte despite na natalo kami. So kung magkakaroon man ako ng chance next season na mapipick ulit siya, kung wala naman ako makikita doon na mas angat kay Maarte, pipiliin at pipiliin ko pa rin si Maarte. Alam nyo naman, sa stream ko din, lagi lang akong masaya lang maglaro. Gusto ko, ganun lang gusto ko eh. Okay. Happy lang. Okay, parang okay. Ikaw, naaway mo kami lagi pag natatalo tayo sa rank. Paano naman? Parang ayaw nyo manalo. Niyayayayan nyo ako, nagpa-PUBG ako, tapos pipilihan nyo ako ng mga hero na ano. Alam mo Kuya D, ang dami nang nadadala dito na na ayaw ka laro si Maarte. Huwag nyo lang kayo maingay, guys. Ito si Kuya D, si Edgar, si Myro, si Omitz. Pwede na kaming bumuo pala ng team. Pwede na. Anti-Maarte. Pare-parehas nang nalo ko ni Maarte. Pero, eto, Kuya D. Moving on dun sa may Salam Golems versus Idol Spirits, punta naman tayo sa team mo. Oh. 150 Blowers versus Solid Pushers. Kaya nyo ba yun? Tinalo na namin ka. Mag-sustay pa ba ang Solid Pushers, tingin mo? Ano mag-sustay? Hindi pa sila laglag eh. Hindi ko alam. Pero feeling ko, pag lahat ng mga team na nakakalaban double namin, ani. Natutroma na. Parang ayaw na nila mag-dota pagkatapos. Mm. Pero nanalo sila game number one sa amin. Last bumoses ng bumoses yung mga caster. Ayun na. Pero sabi ko, guys, go for the kill. Ayun, sineryoso. The Balimbing casters. Sila yun eh. Sila Bosalo. Yeah, sila Ewe. Hindi, nanonood ako sa bahay nun. Pero ang ganda rin ng laban. Tsaka... Maganda yung ginawang adjustment ng team namin. Nung game number one, di lang gumana. Mm-hmm. Pero nung game number two, game number three, maganda yung adjustment ng team namin. Na nagpalit-palit ng roles, ha? Kasi si Omitz talaga for the longest time. Siya yung post one namin. Yes. Ngayon, nag-post four siya. Si BDC yung nag-offlane. Si Ewe yung nag-carry. Mm-hmm. Si Jap pa rin yung nag-stay sa mid. Kasi Maki pa rin, nag-stay sa five. Medyo maganda yung mga na-yield na result namin. Lalo lang ngayon namin ginawa yun sa... Playoffs. Sa playoffs. Eh, ngayon, na-secure namin yung upper bracket finals. Diba? Oo. Sana all nandun, no? Mapapaisip na lang din talaga tayo. Na-pressure ba kayo dun, Solid Pushers? Wala. Siguro na-pressure yung mga... Hindi ko makapagsalita doon sa mga player ko. Mm. Kasi sila yung naglalaro nun. Feeling ko, nung natalo, nababasa ko naman sa GC, parang sabi ng mga hindi naglalaro sa... Ayan, pwede naman. Gusto mo ba magsalita? Na. Eto. Yung sabi doon sa amin, okay lang yan. Well played pa rin. Parang bawi game number. Mm-hmm. Parang ganun kasi yung mentality namin eh. One game at a time. Pag natalo. Pag nanalo, yung gagawa ng adjustment. Pero, ang malaking factor para sa 150 Blowers, tingin ko yung mga call ni BDC. Mm. Si BDC, saktong-sakto nga yung pasok sa Discord nila alokapo nung nagkaka sila. Yung ultimo, yung pagkakasunod-sunod ng disable, kinukol ni BDC. Mm. Ako muna. O, ikaw naman. Laguna. Man, ganun yung ano. Kumbaga, na-execute nila ng maayos eh. Na si BDC yung nagkukol ng action para dun sa team. Kaya rin pala minsan kapag wala si BDC, medyo tagilid ang laro. Nagkukulang kayo ng shot caller pag ganun. Mm, si Erwin tilted yung nagiging shot caller. Oo. Pag na-tilt na si Erwin tilted na rin talaga siya. Hindi siya nagsasalita pagka nagtitilt si Ewe? Natitilt? Hindi, may nagsasalita pa rin pero... Pagalit na. Tilt na, alam mo na si Ewe. Alam mo na eh. Pagka nagsusungit na eh. Kaya yun naman yung kagandahan din ng Civil War, no Kuya D? May chance tayo na pumasok sa Discord para malaman natin kung sino ba yung shot caller, ayan, kung ano ba yung mga pinag-uusapan nila every time. Bro. Kayo, pagpapasok kayo sa Salam Golems, puro lang kami halakhakan dun eh. Masaya rin naman dun sa Discord namin. Tsaka, nakakatawa din kasi na parang mataas yung momentum ng team namin. Hmm. Ano ba susunod namin kalaban? Idol na, mamaya. Tapos Idol. Ano na yan, no? Pag nanalo, sure na sa Grand Finals yun, no? Yes. Moist. Mabalatuan mo ba kami? Ako, ito ha. Meron akong... Hindi pwedeng sabihin na bagay. Pero bibigyan ko kayo ng clue. Okay.
ng clue. Okay. Para lang sa mga nanonood sa Kumu, ha? Yun. Exclusive. Ang exclusive to. Siyempre, yung Grand Finals, best of 5, di ba? Mm. Abangan nyo kung sino yung caster ng Grand Finals. Alam ko na kung sino. Sino? Wala, di mo alam yun. Wala, di mo alam yun. Alam ko na. Siyempre, ako yung isa, automatic yun. Official caster ako. Alam ko na ako isa. Wala. Ay, kung sino yung isa? Abangan nyo ang mga pero dapat. Pero sino kaya yun, guys? Walaan nyo dyan sa my comment section. Secret lang natin sa Kumu. Walang makakalam. Team secret. Ito maganda. Pag nag-download kayo ng Kumu, nakinanood kayo sa mga show namin, may mga personal information dito na hindi nyo malalaman sa iba. Mm. Dito nyo lang maririnig. Pero abangan nyo na lang. Yun. Follow nyo na rin kami, guys, dito sa Kumu, ha? Lupon WXC. Secret lang natin to. Walang lalabas dito. Baka lalabas, mamaya may mag-clip niyan. Tapos i-upload sa Facebook. Wala upload. Sinabi ko. Wala mo ako sinabi. Kailangan. Ano lang, guys. Para lang sa mga nanonood dito. Para lang sa mga nanonood dito. Para by reason pa kayo. Para bumalik sa mga susunod na episodes sa tamang usapan. Diba? Lagi kami maichichismis na sikreto sa inyo. True. Pero hindi lang chismis talaga. Legit yan, guys. Ito, balik tayo sa topic natin. Anong masasabi mo naman dun sa KJ Ewe Connection kahit magkalaban? Nagpapakiligan pa rin. Oo nga. Sabi ni Ewe, sinalo ko naman yung pana mo. Pero hindi pa rin tayo tinadhana. KJ and Ewe, alam mo, routine ako kay Ewe talaga. Sa lahat ng mga nanliligaw kay KJ, pasensya na kayo. Ewe, kasi yung kilala ko na may iba. May kilala naman din ako doon. Kasi si Ewe, tingin ko yung suswak sa personality ni KJ. KJ, pansin natin siya mga seryoso na tao. Ganyan, matalino si KJ. Ewe, matalino din na tao si Ewe. Pagdating sa mga... Katarantaduhan. Matalino sa katarantaduhan. Pagdating sa buhay-buhay. Pagka, guys, nag-reach out ayaw kayo mo kay Ewe. Ayaw mo kay Pilag? Pag nag-reach out kayo kay Ewe, madaming sasabihin maganda sa inyo si Ewe. Ang maganda kasi kay Ewe, may kalkulado niya kung ano yung time na kalokohan, na puro kalokohan, and then kung ano yung seryosohan. Routine talaga ako kay Ewe. Isipin nyo, si Ewe, may business. May itsura. Oh, may itsura yan. Sir Elwin. Mukhang pag si Ewe. Si Elwin Richards. Mabait yan. Marunong sa bahay. Kaso ang problema, baka lahian lang si KJ. Nang matangkad. Wala ako ba sinabi, guys? Ako. Weh, matangkad ako ka, weh. Ako kay Pilage ako dito. Weh, matangkad. Ay, weh. Oh, bakit? Ako. Bakit? Sige, paglaban mo. Kalbo, marunong mong boxing. Mm. Oh, isipin mo ha. Kalbo, marunong mag-martial arts. Puta, bandana na lang kulang. May Ninja Turtles ka na. Ayaw mo pa? Lilibre ka ng chicken wings. Chicken wings? Ah. Malaga. Ah. Mm. Nagbe-baby talk. Minsan. Bakit? Napanood ko na eh. Nakita ko eh. Kay Pilage ako dito. Kaso, ang kasabihan naman ni Pilage, syempre, age doesn't matter. Ay, yun lang. Sige, KJ, at the end of the day, si KJ pa rin naman ang mamimili. Yes, tayo naman mga nangangantsaw lang sa Gedli. Mm. Pero di natin alam kung meron na nga ba siyang napupusuan. Kasi, Kuya D, kung nanonood ka ng live ni Terong kahapon, naglalaro si Terong, nasa gilid niya si Ewe. Tapos si KJ comment ng comment, nagpipick up lines. Si KJ, girl, pick up yan. Pipick up lines. Ano sabi? Tapos ang bumabasa, sila si Bibi, magkakalaro kasi sila doon, sila si Bibi, sila Joma, Pope. Si Ewe, watcher lang siya doon sa may gilid ni Terong. Kasi ayaw niya daw maglaro eh. Tapos si yun Ewe. Ah, yun ba yung 3 a.m. na ligawan? Oo, yun, 3 a.m. ligawan. Nadali nyo, guys. Kumakomment si KJ, andun ako na sa kwarto, nagulat ako, may time pa na pumasok siya ng Discord. Binabawi ko na yung statement ko, kung ano may 3 a.m. ligawan na naganap, kay Ewe na rin ako dito. Ewe na rin ako dito. Oo, kasi anong nangyari, Kuya D, 1 a.m. sad girls kami dun sa kwarto eh, diba? Tatama yung post namin. Pagdating ng 3 a.m. ligawan by KJ, kiligang tumbong dun ni KJ. Pumasok siya sa Discord, kung nanat kayo doon, masok siya sa Discord, sabi niya. Lakas ang boses yung sa kwarto, sabi niya. Hi po!
Pwede po ba malaman kung nandyan si Erwin Richards? Sorry, ganun. Oh, tapos? Nag-high lang siya. Nag-high lang. Pinakilig lang si Ewe. Tapos si Ewe, feeling ko namumula na yun. Ayan, oh, yun, may sabi ni KJ, ah. Pag sumali ba ako dito, automatic ba akong panalo sa puso mo? Boom. Ay, grabe siya. Alam mo, ah, ito, ah. Ang tagal ko ng kaibigan si KJ simula na pumasok sa ito. Ngayon ko lang nakitang gumanyan. Totoo. Usually, iwas sa mga ganyan yan. Hindi. Feeling ko, dumating na tayo sa puntong bumigay na, si KJ. Bilaj, hanap tayong iba. Yan. Okay. Advice mo. Advice mo. Sino? Life advice. Sino? Kay Bilaj. Kay Bilaj. Ano sabi mo? It's not the end of the day, Bilaj. There will always be a tomorrow. Mm. You just need to download Tinder and learn to swipe right. Swipe right? I will right. Yes. Ayun pala yung yes. And hope to the girl that he swipe right also. Ayun. Kailangan kasi sa Tinder, pag nag-swipe right ka, dapat mag-swipe right. The feeling is mutual. The feeling is mutual. Oh, yun na yung advice yun, niya. Guys. Kaya, Papa P, ano naman advice mo kay Ewe? Ewe! Sayo ako dito. Huwag mo akong bibiguin, maboy. Maboy, Ewe, this is your time to shine. It's your show. It's your time. It's KJ time. It's show time! Sobrang buisit mo. Pag nagbigay ng motibo, ilabas ang embutido. Tandaan yan. Gutom ah. Hindi daw gutom ah. Nakagutom yun ah. Pero dami dyan sa comment section ah. Kay Ewe din sila ngayon dito. Pero eto, guys. Ngayon ko lang din nakita si KJ na nagko-comment talaga ng ganyan. Alam mo ba kagabi, nung 3 a.m. ligawan nila, nung nagko-comment-comment pala si KJ, di pa pumapasok ng Discord. Ang sabi nun ni Bosalo, uy, si KJ ba talaga yan? Parang di naman si KJ yung nagko-comment eh. Sinasabi pa nga, Dayan, log out mo yung Facebook ni KJ. Sabi ko, hindi. Kahit picturean ko yan dito, siya yan. Pumasok pa ng Discord. Pumasok ng Discord. Is a true? Is a confirm? Is a yes. Is a yes, girls? Is a, yes for me. Eto pa oh. Eto, Kuya Dio. Mga kapatid, inom na po tayo. Anong oras na rin kasi, sabi ni Ewe. Sad Boy, Bibora Chapter, 1:37 a.m. Grabe. Tapos may nag-comment, oras na po, para mahalin ako. Ay, oo nga po. Ayoko dito, we. Ayoko dito, we. Tulog ako niyan, kaya di kasi, ako nilig. Kuya Di, di ba may tamang usapan kami? Si Kuya Nick, tsaka ako, tas guest namin si Ewe. Tinanong namin doon, ay, doon, before pa yun, tinanong ko si Ewe. Sabi ko, we, gano'ng katagal ka na ba walang jowa? Tinanong ko siya noon. Tapos ang sabi niya, nag-isip siya, nag-try siya pag-isip. Sabi, hindi ko na matandaan kung kailan. Hindi niya na daw malaman kung anong year. Kasi sobrang tagal na daw talagang walang jowa ni Ewe. Busy so kasi si Pilats, life. Si Pilats kasi, Kuya Di, 8 years walang jowa. Calculated niya pa. Si Ewe, hindi na niya alam. Feeling ko kailangan na maranasan ni Ewe kung ano yung feeling ng pagmamahal. Magmamahal. Magmahal at mahalin. Iba kasi yung feeling ng nagmamahal ka eh. Pero iba yung pakiramdam ng nagmamahal ka at minamahal ka pa. Oo, totoo. Tandaan nyo, iba yun. It's a yes for me. Kasi yung feeling ng pagmamahal, minsan enough na yun para maging masaya ka na bumangon ka araw-araw kasi meron kang minamahal. Pero yung pakiramdam ng nagmamahal ka tapos merong nagmamahal sa'yo, naku po. Ayun. Napakasarap sa feeling nun. Parang Pasko araw-araw. Tandaan nyo, guys. Routing ako sa'yo dito, we. Huwag mo kaming papariya. We, huwag mo akong bibigoyin, we. Nung first 2 dates nyo, ako pa nag-silbing bodyguard. Ay, kailan yun? Kasama ka namin, di ba? Binabutan akong bodyguard din ako, di ba? Okay, okay. Alam mo sana na. Sana may abot lagi, Pero lipat na tayo sa ating next topic. Next, Madjap. Pili ko kailangan, kulang yung ano eh. Isang buong episode para sa KJ Ewe. Oh. Next episode, KJ ang ating ano, guest. Ako na magdidesisyon. Si KJ ang guest ko next episode. Oo, kasi nung nakaraan, si Ewe na eh. KJ naman ngayon, tapos isang episode, dalawa sila. Hindi ako mag-host dito pag hindi si KJ ang aking guest, ha? Gusto ko yan. Gusto ko yan. Yan. Si KJ ayan tayo na next episode. Nabigyan na kayo ng idea sa kung sino ba yung ating magiging next guest dito. Ilipat sa na, tamang sa usapan. Follow nyo na kami dito guys sa Kumu sa ngayon para maging notified kayo sa ating mga segments dito. Pero eto guys, Shook Ragers versus Idol Spirits. Kaya nga ba ng Shook Ikaw, Shook mag-advance pa sa na yan, without Carl? Hindi ko napanood yan. Ba't wala si Carl? Kasi busy na?
hindi ko sure kung may scream ba siya nung time na yun. Pero may ilan sa mga nababasa ko kasing comments dito sa laban lagi ng Shook Ragers. Lagi silang nangangailangan talaga ng Carl. Pag walang Carl, wala silang panalo. Lakas din kasi mag-bot ni Carl talaga. Mm-hmm. Yun lang yun. Ang sabi nga ni Ewe, kaya daw sana yun ni Santino. Kasi bumubuhat nga naman daw yun ng apat talaga. Diba? Bumubuhat yun ng team. Kaso ang problema, pag nawawala si Carl, lumalaban ang mayroon kasi dito, guys. Ang mayroon kasi dito, may ibang commitment kasi yung mga players yes. natin. So, yun. Yun ang problema nila. Mahirapan sila kay Carl dito. Yan lang din talaga ikaw kailangan. Mo, bukod sa mapipilit. Sa Shook, sino bang may tendency mag-step up pag wala si Carl? O, diba? Mm-hmm. Nanalo naman sila ng dati. Wala si Carl. Alam mo ba nanalo yan sa amin dati? Wala si Carl. Kaso, wala din kaming OWA. Hindi, naging intro boys din kami nun. Hindi rin namin na-close out yung game. Kaya Shook yung nanalo against sa Lam Golems. Pero may lakas pa rin naman sila. Siguro kailangan na din nilang humanap ng tamang katapat na magkakapag-match up pa rin sa kanila even wala itong si Santino sa kanilang team. Wait lang ako. Saglit lang ako. Dahil ikaw muna dyan. Wait. Nakapupunta. Galing nga. Hindi, wala ko dito. Niwan ako ni Kuya din. Kaya pala mabaho. Spray nga kayo dyan. Uy, mag-spray kayo dyan. Sorry guys, natatawa ako. May naiwan pa atang masamang hangin si Kuya din. Pero Shook Ragers, tiwala naman ako sa kanila dito. Alam niyo ba, isa sa mga reason kung bakit hindi kami nanalo against Shook Ragers ay naging malag kami. Naging sobrang lag namin noon kasi si Yana nga ay nasa ibang bansa. So gumamit kami ng Japan server. Isa 'yun sa mga naging problema namin nung sila yung kalaban. Sabi ko noon kay Sir Mike, kung ano man pwede, ano na lang tayo, sino lang tayo, kaya ikaw muna maglaro. Dapat ikaw muna maglaro sa mga susunod na match. Kasi ayaw na talaga ni Jules. Sabi niya, next time na makakalaro namin, makatap namin Shook, di na daw siya lalaro against them. Kasi sobrang lag niya. Nalala niyo yung Chronosphere, dalawa pa yung nakikita, Chronosphere sa gitna, dalawa pa yung nakikita ni Jules no, na hero, Alchemist plus one. Kaso yung plus one, pag chrono niya, nawala na, alchemist na lang. Hirap na hirap nga kaming patayin itong alchemist nung time na yon. Pero eto guys, syempre kapag kami nawala, may papalit. At sino ang papalit? Speaking of Yana na nasa ibang bansa, ang kalahate na bao Yana! Naamay yung host! Bawon yan! Nanonood ka ako sa kabila. Akala ko okay na lahat. Tatawa ko kay Kuya D. Kung papanoorin niyo guys yung replay, ginawa ni Kuya D, Kala ko sa cellphone siya. Tapos bigla tumayo na mga kanshot niya. Kala ko may kachat, tapos may na-receive siya na parang news ganyan. Eh, saan na ba sa topic muna? Saan ka na? Nalimutan. Nag-wings daw eh. Nag-wings daw sila eh. Shook versus Idol. Anong thoughts mo doon, Mau? Hindi, actually ako ang pinaka... Ano ko kasi talaga, mahirap talagang tignan yung parang ano yung nangyari. Kasi wala si Carle, di ba? Kulang sila ng player. So, mas madaling maglaro para talaga sa Idol Spirit. Sila yung may pro player, di ba? Si Raven. Parang wala nga siyang kalaban nun eh, di ba? First game niya, Troll Warlord. Wala siyang... Parang nagpo-form na siya dire-diretso. Tapos, pinipilit pa din ng ano, ng Shook. Kaya lang, di talaga kaya eh. Second game, ganun din. Di ba? Yung Void Spirit na... Ay, Faces Void. Ni Carl. So, ayun naman yung nangyari. Mm-mm. At saka, Mau, maganda rin kasi adjustment na ginawa ng Idol. Ba, Heather, inalis nila sa gitna, di man na nila pinalaro. And then, Tom, nilagay nila, in-adjust nila sa mid lane. Jovi, nag-support, no? Support na si Jovi sa ngayon, eh. Tingin mo maganda ginawa nila na nasa mid si Tom? Oo. Nasa mid. Nasa mid. Nabilaukan. Nagsabi nga nun bigla si Boss Alo, nung nalaman niya na mag-meet na nga itong si Tom, sabi niya, dapat nun niyo pa yan ginawa eh. Kasi yun naman talaga yung natural lane ni Tom. Pag naglalaro tayo dati, di ba, nung nasa Marilis pa, laging mid si Tom. Siya ang ginagamit niya lang lagi, mga pack, ano pa ba hero si Tom? Lina, TA. Oo, diba, ganun yung mga heroes niya. Yung ngayon naantay ko nun kasi lagi nagpipick sila ng TA, di ba? Lagi si Jovi nagpipick. Eh, naalala ko, pag nakakalaro natin si Tom, parang yun yung pang
baragan niya, parang ganun. Oo. Yun yung ginagamit talaga nila pang bakbakan. So, nakita ko rin na parang malaki yung chance. Pero maganda rin ginagawa nila na binibigyan nila ng space creating hero si Tommy. Diba? Yung mga tiny, gumawa rin sila ng Viper para late dominant din kagad. Ito, oo. Nalala ko nun, nagpa-bounty hunter din si Tom tuwing nagpa-pubs tayo eh. Kaso nung nilapas niya na may bounty hunter sa Civil War, hindi core, support. Yes. Oo. Yun naman, hindi naman, mahirap kasi yung bounty hunter eh. Titignan mo yung comments, eh, naiilang ako pag ganun yung comments, tapos puro ganyan yung lumalabas. Hindi ko alam. Ayaw pa ng, ano, mauya na, masaya hindi, na ako, masaya ako na ginagawa nila. Ay, hindi. Kung may question muna ako sa'yo, Mau, bago ka, kung aalis ka man mamaya, kung papipiliin ka, hashtag masaya na si Mau o hashtag Judatan? 10, 9, nasaan yung whiteboard? 8. De, ang akin. No. May pros tsaka cons yun pareho, 'di ba? Para okay. Ganyan. So, mas mabuting iwanan lang natin ng ganun. Basta yaya mo na kasi si Shola technically ano naman 'yan eh, 'di ba? No. Iba yung kulit ni Shola. Iba yung kulit ni Shola tsaka iba yung kulit ni Yaga. So, hindi naman natin dapat, hindi man tayo dapat namimili doon. Wag. Eh di, mas okay dalawa, no, Mau? Wag oo, sana dalawang puso. Sana mo. Dalawang puso ni Mau. Pero Mau, di ba nag-focus ka na ngayon nga sa di na rin pagkakas, yes. Di na rin sa, ayun, back-end in general. Umalis ka sa Civil War, ang daming nagtatanong pag-alis mo. May balak ka bang, hindi umalis, sa ano lang, sa laro naglilaw, lang. Naglilaw, oo. May balak ka bang bumalik, Mau, sa Civil War? In the future, or may chance ba? Uh-oh. And kung may chance man, ano yung chance na yun? Pwede kasi nandiyan na, dapat squiddy na nandito eh. Pero ito na lang. Nine, para lang malinaw sa lahat, sabi kasi nung iba, bahit nga daw wala na ako. Pero nung nag-ano kasi season 5, tsaka season 4, ako yung talaga nag-handle na ng Civil War, di ba? Hindi talaga siya kaya. Ako yung graphics, ako yung sa, kumbaga overall, ano niya. Sabi ko, quinic out na talaga ako kasi sabi ko, kawawa na may mga teammates ko, hindi ako nagpa-practice. Ganyan. So, nung season 5, dumating na yung bagong graphic artist natin si Edgar, di ba? So, pwede na sana akong maglaro nun. Pero sabi ko, syempre, nag-retire ako. Ganyan-ganyan. Ngayon, ako rin nag-handle nung sa Kumu. Tingin ko, pwede na ulit. So, sa season 6, titignan natin. Hindi ko alam, pero tignan natin. Pwede. Eh, kung babalik ka man, Mau, saan team mo gusto? Ako, syempre, idol ako yung champion. Idol. Idol, bobo. Idol nga. Mabul ka pa, ha? Salamat, Mau. Idol spirits. Idol yan, guys, kasi... Season 1, magkakasama kami nun kung nakatandaan nyo. Ako, pili ko, idadrop ko si Mau. Pukunin ko si Mau. May safeguard? Pwede ba tayo? Sasakalin kita! Dayanara! Ano ba tayo mag-spray dyan? May naiwan ka kanina dito eh. Sinungaling ko naman, sasakalin kita eh. Ay, kadiri! Yak! Visit ko talaga. Guys, Unli Wings kasi, kumain ako Unli Wings. Uy! Kau-sprayan ko niyan, ha? Love trip. Akala ko naman, alam mo pag-alis mo, akala ko, pag-awak mo ng cellphone mo, may nag-chat sa'yo, tapos may nabasa kang message sa kailangan mo umalis. Hindi, tawag ng... kaligasan. Mother Nature. At least, di ba? Responsable ako tumayo, di ko tiniis, di ba? Di ko pala nagpaalam sa kanila, guys. Wait lang. Niya, erotis na kasilip na ato. Hindi. Di ako ganun. Di ako maabot sa puntong ganun. Talagang pag nakaramdam ako, kahit feeling ko malayo pa, kailangan ko na umalis. Ganun yun. Para hindi ka na maglakad, penguin, no? Ang bilis ni Kuya, di bumalik ka. Sasakaling kita, Dayanara. Di mo kita sitiraan, eh. Ano? Di mo kita sitiraan habang wala ka. Pero Kuya, di, balik tayo dito sa Civil War. Sino ang tingin mong magcha-champion this season? Kami, mga 50 Blowers. Kasi, ganyan yung tanong. Balis yan, siyempre. Tapos ano yung ano? Sino, mga 50 Blowers versus Idol Spirit na mamaya? Ibig sabihin, si Ray, ay, eto kasi. Ayoko na namang sabihin sa inyo, guys. Pero... ay, Team Green! Ano yun? No, Team Green. Oo nga, no? Pero kasi guys, madali lang yan eh. May napag-usapan na namin kahapon pa kung anong gagawin namin dito. Kumbaga, habang kalaban namin yung Solid Pusher, pinag-uusapan na namin kung paano namin papatayin yung Idol Spirit. Ganun kami ka-confident. Advance nyo naman mag-isip. Oo! Sobrang advance.
Meron kaming gagawing adjustment mamaya. Papaliwanag ko doon sa mismong laban na Civil War kung ano yung gagawin namin adjustment. Kasi tayo na may caster noon. Tayo caster noon mamaya. Caster kami noon mamaya, guys. So, eto. Eto yung, saan ba yan? 150 blowers versus idol. Idol spirits. Yun, no? Ang kanilang standing piling ay 1-3. Dapat next season, wala nang green na team eh. 3-1.